Also on September 22, meron pa rin ho finorward sa akin o meron nag yes, finorward po itong text na ito sa akin. Ito naman ay tungkol sa dati kong PSG guard na si Jonel Sanchez. Ito naman po ang message na finorward sa akin ng A1 source ko. A friend and former NBI is the godfather of PSG Jonel Sanchez being implicated as the bagman of De Lima. He is being forced to sign affidavit, but he said he is innocent and has never met Colanco. He and his wife, who is also a PSG, are now held in the HQ. Ask sana help and advice if a friendly lawyer can assist or take care of them. These are the text messages. These are samples of the things being done to be able to convince certain so-called witnesses to testify against me. This is the length, this is the extent, this is the magnitude. Hindi pa nga ho kompleto ito kasi hindi pa ho pwedeng i-bulgar yung iba pa na mga impormasyon ko. Kasi hindi pa nga pumapayag yung mga sources ng information ko. And now we have this incident kanina. And now we just saw a news item quoting Speaker Alvarez saying that somebody must be out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Gagagawan ko na naman yan. Sila ang gigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards. They're fools. And they're liars. That is the bunch of officials that we have now. May mga istorya rin. I just saw yung mga ano rin, mga feeds. Sa ano yung kanina? Ano naman ito? Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C. were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Dongail. Clarence Dongail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Dongail told them to stop and warned them of the consequences of... Sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Tanga naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga staff. Tapos gagawa ng istorya ang ganyan na nagsyashabu kaya nagkarayot. Po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako, hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo. Iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo, katulad nung kahapon na naman, ano namang 300 million na yan. Tama na po. Sino yung mga susunod nilang gigipitin? Sino yung mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino yung mga privacy na mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila, mga sumpong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi puprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me, I'm not going to leave this country and escape anything.
Because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, na mga well-meaning friends, mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Kumuha, maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Hindi pa ako duwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga ano, yung mga duwag ang umaatras. Hindi po si Leila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin nyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you.